Muli po akong bumabati ng isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At muli na naman po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na bagaman tayo po'y hiwa-hiwalay, physically speaking, pero ang ating pong mga puso, ang ating mga isip ay nagkakaisa na tayo po ay magbigay ng pagpupuri at pagsamba para po sa ating Panginoon. Kaya nga po, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay papasok na sa ating gagawing pag-aaral. Subalit bago po yun, gaya po ng ating nakagawian, tayo po ay hihiling ng patnubay mula sa ating Panginoon. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, hindi po nagpapasalamat ang iyong mga anak sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. At ngayon po ay muli kami lalapit sa iyong banal na harapan. At kami po ay hihiling ng inyong pagtangkilik. At upang mangyari po yon ay patuloy lang po kaming tingnan sa katwiran ng Espiritu Kristo upang ang kanyang kasakdalan ang siyang makita at huwag ang aming mga pagkukulang at karumihan. Patuloy din po namin sinasamo sa inyo na ang pagbibigay ng liwanag sa pamagitan ng patuloy na paggabay ng Banal na Espiritu sa aming puso at isipan ang siyang aming patuloy na maranasan upang hindi lang namin matuklasan ang mga katotohanan na nais niyong aming matunghayan kundi higit sa lahat ang mga bagay na aming matututunan ay makita sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagdinig sa indalangin. Katiniling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan na Efeso Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Payan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli nagpapasalamat po ako na kayo nariyan at tayo po'y pumasok na naman sa panibagong araw ng pag-aaral at sa mga bago pa lang po na sumusubaybay sa ating programa, ang ating pong gabi-gabing pinag-aaralan mula Linggo hanggang Biyernes, kung niluloob ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating pong Sabbath School Lesson. At tayo po ngayon ay nasa unang linggo pa lang ng ating second quarter at ang pamagat nga po ng ating pinag-aaralan sa loob ng sanlinggong ito ay what happened? Ano nga ba ang nangyayari? At dito po mga kapatid ay ating tatalakayin ang nakatakdang paksa na ating pong pag-aaralan. April 1, Genesis chapter 1 verses 1 to 6. Ano po? Mga kapatid, sandali lang po. Sandali lang. Sandali lang po. Ma! Ma! Ang ingay na naman ni Prof. Ayan, medyo pagpamanhin at yung ating alaga ay pag nakakakita ng taong kagalit niya talagang ayun nagwawala. Kaya medyo pinapasok po muna natin. Nakabukas po kasi yung gate. Okay, so ngayon ay papasok po tayo sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Breaking the relationship. Ang pagkasira ng pagkasira ng magandang ugnayan. At sa kontekstong ito ay wala pong iba kundi ang magandang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito. Ang sabi nga rito sa Genesis chapter 1 at chapter 3 verses 1 to 6, pero bago po natin basahin, sabi po, we tend to believe people we know and instinctively distrust those whom we do not. Tama. Normal na tayo po'y naniniwala o may tiwala sa mga taong ating mga taong ating kilala. At syempre sa hindi natin kilala, talagang malaki ang ating pagdududa. Hindi natin agad pinagkakatiwalaan. Eve, sabi po dito, naturally would have distrusted Satan. Tama, no? Yung instinct dapat yun kasi ang lumikha sa kanila at ang nakakapili nila araw-araw ay ang Panginoon. No? At normal dapat na si Eva, dahil binigyan nga po sila ng binigyan po sila ng isip, ginamit niya yung isip niya dahil hindi niya kilala itong hindi niya kilala itong kausap niya ngayon. Dito po sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, dapat by instinct
hindi niya na agad ano po, pinagkatiwalaan, no? Si Satanas. Furthermore, sabi dito, any direct attack against God would have made her defensive. Tama. Di ba? Ganun eh, kung sino yung ating pinagkakatiwalaan, pag merong kukontra dyan, pinagtatanggol agad natin, di po ba? Oh, pinagtatanggol agad natin, kagaya po ngayon, politika dito sa Pilipinas, pag nanonood po ko sa YouTube, pag tinitira ng dilawan ng Pangulong Duterte, ay gagante rin naman ang mga DDS o Duterte, diehard Duterte ano, supporters. Ganun eh. Kasi pagka ang iyong kaibigan o pinagkakatiwalaan ay sinisiraan ng iba, ay ready to ano ka, to defend for them, ha, mga kapatid, di po ba? Yun ang ano, yun ang natural dapat na instinct eh. At logical po yun. Oh, yun po ang katwirang nasa katwiran o nasa tama, mga kapatid. Pero ang sabi dito, what step, okay? Okay, what steps then did Satan take to bypass Eve's natural defenses? Ano po yung ginawa? Oh, ano po yung ginawang strategy ni Satanas, ano mga hakbang para malampasan yung ganung dapat natural instinct ni Eva na ano po, ipagtanggol ang Diyos dito sa intruder na hindi niya nga ano po, hindi niya nga kilala. Oh, kaya basahin po natin ano ba yung mga hakbang na yon. Bakit naraya ng kaaway si Eva dito po sa Kapitulo 3 mga talatang 1 hanggang 6. Sabi po rito, ang ahas na pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh, isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Diyan pa lang, tingnan nyo nga po. Ay, sabi nga, umpisa pa lang, sinungaling na agad. Ano? Hindi naman sinabi ng Diyos na huwag kakain ng mga bunga ng puno sa halamanan. Pwede nga eh. O? So, pero tingnan nyo, introduction pa lang, palso na agad, ano po. Doon pa lang, dapat magduda na agad si, ano? Si Eva. Sumagot ang babae, maari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. O, alam niya naman eh. Alam niya. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin. Nihipuin man lang ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Eh, mga kapatid, kasi pinagdudahan pa yung ano, no? Pinagdudahan. Dito patuloy na kung kami raw, dapat di na raw yun. Sure yun eh. Sure talaga yun eh. Hindi naman nagjo-joke ang Panginoon eh. Diba nagsabihin niya yun? Huwag kayong kakain. Dito po sa Genesis chapter 2 verses 15 hanggang 17, sinabi yun ng Panginoon, huwag kayong kakain yan. Dahil sa oras na kayo kumain yan, ay walang pagsalang kayo'y mamamatay. Kaya lang, pinagdudahan pa rin ni Eva eh. Kung kakain raw kami, ha? Nako, ang sabi po ng ahas ngayon, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyaon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti't masama. Verse 6, ang punong kahoy na napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito, naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So yan po ang istorya na alam na rin po natin. Pag hindi mo alam yan, ewan ko na lang mga kapatid. Pero yun na nga, ang tanong, ano ba yung mga hakbang na ginawa ni Satanas upang malampasan niya yung natural instinct ni Eva na dapat sana'y ano, pagtanggol niya ang Panginoon at hindi paniwalaan tong intruder na ito. Sabi po dito mga kapatid, deplorable as was Eve's transgression and fraud as it was with potential woe for human family, her choice did not necessarily involve the race in the penalty of her transgression. Tama mga kapatid, no? Si Eva kasi ang nadaya talaga, ha? Kung tutuusin talaga mga kapatid, kung tutuusin, ito rin po ang sinasabi ng ating SJ Bible Commentary page 200, volume 1 page 231. Ang nadaya talaga kung tutuusin si Eva. At kung tutuusin din naman, pwede naman sanang hindi madaya ang buong sangkatauhan. Ha mga kapatid, kaya lang ang sabi dito, it was the deliberate choice of Adam in the full understanding of an express command of God rather than hers
that made sin and death the inevitable lot of mankind. Eve was deceived, Adam was not. So sa madaling salita, mga kapatid, kung tinanggihan sana, sa ipon ng ating Bible commentary, volume 1, page 231, kung tinanggihan sana ni Adan, ang alok ni Eva, kasi sinabi naman ng Panginoon, dahil yung Panginoon naman ang lumikha sa kanya, hindi naman si Eva, di po ba, mga kapatid? First and foremost, nakita niya naman, nanlikhain siya, wala siyang kapartner. Pinatulog lang siya sandali ng Panginoon. At saka pagising niya, meron na siyang meron na siyang partner. So sa madaling salita, kung hindi pinakinggan at hindi inayunan nino po ni Adan ang alok ni Eva, ay hindi sana nagkadamay-damay ang alin po ang mga tao. Sa madaling salita, sobrang may kakayanan ng Diyos na gumawa ng panibagong Eva. Yun po ang lumalabas na pag-aaral. At sinasabi rin po ito ng ating ng ating SDA Bible Commentary Volume 1, page 231. Kasi ang nadaya nga po sino po? Si Eva at hindi si Adan. Kaya lang ulitin natin, it was the deliberate choice of Adam in the full understanding of an express command of God. Deliberate, ibig sabihin sinadya. Alam niya naman, sinadya ni Adan na makiisa doon sa alok sa kanya, ng kanyang asawa, sa halip na pagmunimunihan niya, alin, yung utos ng Diyos na huwag kayong kakain yan. Ako po, mga kapatid, sa totoo lang, personal na pag-aaral ito, hindi ko kayo pinipili. Kung si Adan ay hindi niya tinanggap yung alok ng kanyang asawa, malamang sa malamang, si Eva lang ang napahama, mga kapatid. Pwede uling gumawa ng ibang Eva ang Panginoon. Kaya lang, yun ay pwedeng mangyari, kaya lang hindi yun ang nangyari, mga kapatid. At sa kasabihang palad, dahil sa deliberate na pagsuway nitong dalawa, una nga, si Eva ang nadaya, tapos sinang-ayunan pa ni Adan na kanyang asawa, ayun, alam na natin kung ano po ang naging bunga ng kanilang deliberate at sadyang pagkontra o paglaban saan. Doon sa, sabi nga ng pag-aaral natin kagabi, kaisa-isang kautusan ng Diyos na hindi naman mahirap kalimutan o alalahanin, mga kapatid, rather hindi naman mahirap alalahanin. Kasi isa lang naman, bukod sa pwede niyong kainin, yung mga punong, bunga ng punong kahoy dyan, alagaan niyo yung mga nilalang na ipinagkatiwala kong inyong alagaan, kasama na rin po yung mga hayop at lahat ng mga nasa paligid nila, mga kapatid. At bukod tanging ang prohibitions, yung pinagbabawal, mga kapatid, sa kanila, kaisa-isa, yung pagkain ng, pagkain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na dahil wala pa nga silang kasalanan, sila po'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos at sila po'y nasa kalagayan pang sakdal, hindi pa ho sila makakalimutin. Obviously, katunayan na hindi sila makakalimutin. Ay, tama ang sagot ni Eva Di ba tama ang sagot ni Eva kay Satanas? Nung siya'y dinadaya, umpisa pa lang, totoo ba na sinabi na hindi kayo makakakain ng mga bunga ng punong kahoy? Sabi ni Eva, hindi, makakakain kami. Hindi talaga nila limot. Alam nila, makakakain kami, wag lang to, mga kapatid. Pero yun nga, deliberately, ay talagang mas pinakinggan nila. Alin? Ang sulsol ng kaaway kaysa sa kanilang panghawakan ang sinabi ng Panginoon. Ito na, the rest is history. Kaya nga sabi dito, as a result of this blatant transgression and disregard of God's command, the relationship between God and humankind is now broken. Dahil nga po, sa tahasang paglabag ng tao, saan po? Sa utos ng Panginoon. Binaliwala nila ang utos ng Panginoon, sabi dito. Ang relasyon o ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan, ngayon po, ngayon po'y napatid. Nawasa. Talagang naputol.
mga kapatid, naputol ito. Tayo dito, it changed from open fellowship. Ano nangyari? It changed from open fellowship with God to fleeing in fear from His presence. Oh, tama. Ha? Ano nangyari? Anong dinulot ng pakikinig nila sa kaaway? So, dati-rati, alin po ang kanilang relasyon, ang kanilang ugnayan sa Diyos ay talagang maganda. At nang dahil saan po? Nang dahil sa ginawa nilang paglabag sa Diyos, ang nangyari? Nagtago sila. Mga kapatid, nagtago sila. Dati-rati, masaya ang ugnayan ng Diyos at ng tao. O, yung kanilang fellowship for sure. O, dahil wala pang kasalanan, masaya po talaga. Masaya ako'y naniniwala. Pero dahil nga sa pangyayaring yon ay sila ano po, nagtago, mga kapatid. At sila'y nagkaroon ng takot sa kanyang presensya. At ang sabi nga po, mga kapatid, dito po sa Genesis chapter 3, verse 8 to 10. Ha? Tingnan po natin kung anong sinasabi dito. Kanina, 1 to 6 na po binasa natin. At basahin po natin ang verses 8 to 10 ng Genesis chapter 3. Tayo po, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Saan ka naroon? Ibang mangaral tuloy, ini-interpret. Meron palang hindi alam ang Diyos kasi nagtatanong. Mga kapatid, purti ba nagtatanong? Kaya mga kapatid, huwag kayong maniniwala basta-basta kahit magaling yung mangaral. May mga ganong aral, merong hindi alam ang Diyos. Kasi kung alam niya ang lahat, bakit tinatanong niya pa si Eva at Adan kung alam niya ang lahat, kung nasaan sila? Ha, mga kapatid, mamaya papaliwanag yan ang ating lesson. Bakit nagtanong ang Panginoon? Hindi niya ba alam kung nasaan yung mag-asawa? Ang sabi po ng verse 10, kayo'y, natatakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Yan, nakita po natin. Diba, yun nga ang naging resulta. Dati ay masayang masayang ugnayan, masayang samahan. Ngayon ay dahil sa kasalanan, pagtakas o paglayo at pagtatago, ngayon ang naging kapalit ng dating napakasayang relasyon ng Diyos at ng tao. Kaya nga mga kapatid, ang sabi dito, alienation and separation replace fellowship and communion. Ayun. Ano ang naging bunga, anong naging kapalit ng pagkakasala? Alienation, ibig sabihin alienation, pagkawalay, pagkalayo, at pagkahiwalay o paghihiwalay. Ang siyang pumalit, saan? Sa fellowship at sa communion. Ibig sabihin doon nga po sa magandang samahan. Kasi, sin appeared. At nakita po natin ang kasalanan. Ayan dyan na, lumitaw na. And all its ugly results followed. Tama. Po. Ano na yung kasunod? Yung karimarimarim at mga pangit na mga pangit na idinulot o ibinunga ng pagkakasala ng tao. At ang sayo ito, unless something was done, malibang may gagawin, ha? Humanity was heading to eternal ruin. Tama. Ang saan katauhan, saan patutungo? Mabuti kung sa kangkungan lang pupulutin, alam na natin kung saan patutungo unless, sabi nga dito, something was done. Ano po bang ginawa ng Diyos, mga kapatid? Ha? Ay dito, in the midst of this tragedy, what words of hope and promise did God speak? Sa kalagitnaan ng napakatinding sakuna o disgrasya na naranasan ng tao dahil sa kanilang tahasang paglabag sa utos o sa kalooban ng Panginoon, ano po ang ipinangako naman ng Panginoon sa kabila ng karimarimarim na pangyayaring ito? Genesis chapter 3 verse 15, atin pong tutunghayan, alam kong alam na alam nyo na itong talatang ito, pero pag-aralan lang po uli natin, sabi po dito, ito yung isa sa pinakapangunahing tinatag na messianic prophecy. Ibig sabihin, ito pinakapangunahing talata o unang-unang talata
na binabanggit sa Old Testament may kinalaman saan? Sa magiging misyon ng ating Panginoong Hesukristo pagdating ng panahon. Nung panahon na yun kasi ay hinihintay pa lang nila. Ano po? Ang sabi dito, verse 15, chapter 3. Kayo ng babae, saan niya sa Ahas, kayo ng babae ay aking pag-aayawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Yan po ang ano ha? Yan po ang sinasabi sa verse 15. Ulitin natin, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So yan po mga kapatid. So tingnan natin kung ano ang paliwanag ng ating lesson. Ang katanungan ulitin ko po, sa kalagitnaan ng trahedya na yan o karimarimarim na pangyayari dahil nga po sa paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos, ano ang pangako ng Diyos sa kanila? Kung saan binigyan sila ng ano po, ng pag-asa sa kabila ng kanilang paglabag sa kalooban ng Panginoon. Sabi po, God's surprising word of prophetic hope speaks of a divinely ordained hostility between the serpent and the woman, between her offspring and his offspring. Ito pong ano po, ito pong talatang ito ay sinasabi prophetic hope na kung saan ay inordina, kumbaga ay talagang tinalaga na ng Panginoon na magkakaroon ng matinding labanan, alin po, ang binhi ng babae at ganun din ang tampon nitong kaaway. Alam na po natin kung sino, ano? Kasi Satanas, alam na po natin, yung dating Lucifer, ay naka-impluensya rin ng ano po? Naka-impluensya rin ng one-third sa kabuuan ng mga anghel sa sangkalangitan. Kaya meron ding ano po? Meron ding force to reckon with. Ibig sabihin, meron ding kapangyarihan. But obviously, tayo po naniniwala na kung may kapangyarihan itong anghel na ito, di hamak namang makapangyarihan yung lumikha sa kanya. Kasi siya ay nilikha lamang. Ah, mga kapatid, mas makapangyarihan yung Diyos na lumikha sa kanya. Oh, kaya nga, ang sabi dito sa pagpapaliwanag at pagpapatuloy na ating pag-aaral, this climaxes in the victorious appearance of the representative offspring of the woman seed who delivers a deadly blow to the head of Satan while he would be able only to bruise the Messiah's heel. Ibig sabihin mga kapatid, kumbaga sa labanan, opo, nakatama din sino? Si Satanas. Kaya lang, ang kanya, mas napuruhan siya, ha mga kapatid? Kasi, sa ulo siya, ano po? Sa ulo siya. Tatamaan, ha? Ulitin po natin. Ang babae, aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So mga kapatid, alam niyo po, bagamat lahat ng bahagi ng katawan, di po ba, alam kong alam nyo to, ay mahalaga, pero meron talagang mga bahagi ng katawan na sobrang delikado kapag yay tinamaan. Puso, baga, at higit sa lahat. Tingnan nyo na ho, yung mga nababaril sa puso, ilang sandali nabubuhay pa, pero pag ang ulo ang tinira talaga, mga kapatid, di po ba, pag ang ulo talaga tinira, naku po, sandali lang, patay na. Ha? Kumpara sa tamaan ka sa tagiliran, sa paa, sa sako, mabubuhay ka. Hindi ka masyadong mapupuruhan. Pwede ka pang makasurvive. Pero kung ulo ang tatamaan ako, mga kapatid, talaga, patay ka kaagad niyan. So dito, sinasabi na talagang meron ding ano po, meron ding damage na magagawa itong si Satanas at ang kanyang mga kampon. Pero mas higit ang damage na gagawin ng lingkod ng Diyos kanino? Kay Satanas. Dahil saan po siya tatamaan? Sa ulo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa ulo. Ha? Kaya sa pagpapatuloy, ang sabi nga po dito, okay, basahin uli natin, in their utter helplessness, Adam and Eve were to gain hope from the messianic promise. Tama po. Sa kanilang ano po, sa kanilang
kalagayan na kumbaga ay talagang wala nang solusyon ang kanilang problema. Helpless na po sila. Kaya wala na silang kakayanan sa sarili nila na ibangon pa ang kanilang ano po, ang kanilang kalagayan na kinasasangkutan. Subalit doon sa kalagayan nilang 'yon, ay ano po, binigyan sila ng Diyos ng pangako na kung saan ito ay magbibigay sa kanila ng ano po, magbibigay sa kanila ng kumpiyansa. Higit sa lahat, magbibigay sa kanila ng pag-asa. At ang sabi dito, hope that would transform their existence. Ano po? Pag-asa na babago sa kanilang ano po, sa kanilang pag-iral. Ha, mga kapatid? Sabi dito, because this hope was God-given and God-supported. Bakit po ano po? Bakit po dapat magbigay sa kanila ng pag-asa? Kasi ang Diyos ang nagsalita. At ito, yung sinabi ng Panginoon, ibig sabihin, suportado niya ito at papangyarihin niya ito. Ha, mga kapatid? Sa malapit na pagtatapos, ang sabi dito, this promise of the Messiah and final victory, however, vaguely stated at the time, lifted the gloom in which sinning had placed them. Ayun. Bagamat nung panahon na yon, maaaring hindi nila ano po, hindi nila masyadong naintindihan ang culmination o yung kumbaga ilundo ng katuparan, unlike sa atin ngayon mga Kristiyano, kung sila Eva noon ay tinatanaw ito paharap, tayo naman ngayon ay tinitingnan ito pabalik doon sa nangyari almost 2,000 years ago. At saan nga po ito mga kapatid? Doon sa paghahandog ng Panginoon ng kanyang buhay sa krus doon po sa Golgotha, mga minamahal kong kapatid ng Kristo. Di po ba? Bagamat kinaadan ay tila ano po, hindi man nila maunawaan pa ng husto kung ano yung mga specific na detalye at mangyayari dito sa inappoint ng Diyos na kanyang ano po, na kanyang gagamitin para hanguin sila sa kanilang karimari-maring na kalagayan. Mga kapatid, at least ito po ay nagbigay sa kanila ng ano? Nagbigay sa kanila ng pag-asa. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. So, ang katanungan sa gabing ito na dapat nating pagbulay-bulayan. Okay? In Genesis chapter 3 verse 9, where God says to Adam and Eve, where are you? Ito na. Nasaan kayo? Ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. Ba't nagtanong? Nasaan kayo? God, of course, sabi dito, knew where they were, kung nasaan sila. His words, instead of being filled with condemnation. Tama, no? Kasi alam naman na ng Diyos, eh, dapat na po, mamuusok siguro. Kahit magtago kayo, siguro, kung tayo, kahit magtago kayo, hindi kayo makakatakas. Pero hindi, ano po, ang Diyos ay ano po, tinanong, nasaan kayo? At ang sabi dito, instead of being filled with condemnation, were to draw guilt-ridden humankind back to Him. Yung katanungan yun ay sinadya ng Panginoon para alin po, para ang sangkatauhan, which is si Eva at Adan nga, ay ano po, ay muling lumapit sa Kanya. Ha, mga kapatid? Muling lumapit sa Kanya. In short, sabi dito, God's first word, okay, to fallen humanity, yung unang pananalita ng Diyos nang magkasala si Eva at Adan, sabi dito, came with hope of His grace and mercy. Ha? Ay nagsasaad ng ano po? Nagsasaad ng pag-asa at ipinapakita rito ang saganang biyaya o kaawaan ng ating Panginoon. Ang tanong, even now, o ngayon, in what ways do we find God seeking to call us to His mercy and grace? Sa papaanong kaparaanan din daw po natin, wag na yun daw, ha? Sa papaanong kaparaanan natin nararanasan ngayon na ang Diyos ay patuloy tayong hinahanap at iniaalok sa atin ang Kanyang awa at biyaya. Ang mga kapatid, dan po natin, magkasalak si Eva at Adan, ang unang tanong ng Panginoon, nasaan kayo? Hindi dahil sa hindi niya alam kung nasaan sila, kundi ito'y ano po, ito'y tinig o salita ng ano po, ng muling pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na lumapit sa Kanya.
at iparanas ng Diyos sa kanila alinpo ang kanyang kahabagan. So ngayon mga kapatid, the same principle sa atin ngayon. Papaano mo po ngayon, kapatidang, papaano mo ngayon nararanasan ang patuloy na panawagan at paghahanap sa iyo ng Panginoon? Nararanasan mo nga ba sa ngayon ang kanyang awa at biyaya? Ang mga kapatid, awa at biyaya. Okay? So, sa tingin ko, lahat po tayo ay nakaka-relate dito, ano po? Lalong-lalo na, eh, wala naman po siguro magpapaka-ipokrito. Ako po'y umaamin din po ako. Hindi porke ako nangunguna. Patuloy ko pong sinasabi at paulit-ulit yun ang naririnig sa akin. Hindi po porke ako ang nangunguna. Eh, iniisip kong mas banal ako kaysa sa inyo. At maaring tayo po sa kasalukuyan ay pare-pareho pang may mga ini-struggle o pare-pareho pa tayong may mga kahinaan na patuloy nating inilalaban. Kasi walang mangyayari kung susuko tayo at patatalo, di po ba? So, mas maganda na patuloy nating ilaban alin po ang mga kahinaan natin. Do, alam natin mga kapatid na talagang sa ating mga sariling kakayanan ay wala talaga tayong magagawa. Ha? Kaya nga kailangan natin yung awa at biyaya ng ating Panginoon. So, ako, umaamin po ako. Ewan ko po sa inyo, mga kapatid. Ewan ko po sa inyo kung aamin po kayo. Ha? Aamin po ba kayo na ang Panginoon ay patuloy na ipinaparana sa inyo ngayon ang kanyang awa at yung kanyang biyaya? Ako, umaamin po ako, mga kapatid. May mga kahinaan pa tayo na kinakailangan mapanagumpayan. At yan ay kailangan po natin. Kaya nga, sa tuwing, mga kapatid, kaya tayo naniniwala sa tinatawag na proseso ng sanctification o yung pagpapaging banal. Ano po? Ay dahil sa tinatanggap natin na ang pagbabago ng ating buhay ay maaring hindi nga overnight. Tama po ba mga kapatid? Maaring hindi overnight. Maaring iba-iba lang tayo ng kahinaan pero nananatiling parehas nating gusto itong mapanagumpayan. Ngayon, kung overnight mo na overcome yung iyong kahinaan, eh, by praise the Lord, hallelujah. Pero sa mga kapatid na patuloy na may pinaglalabanan, patuloy na nakikipagpunyagi, ha mga kapatid, ay malamang damang-daman nyo ang awa, pang-unawa, at biyaya ng ating Panginoon. Ha? Do hindi ko sinasabi mga kapatid, ano po? Do hindi ko sinasabi na abusuhin natin ang biyaya ng ating Panginoon. Baka abutan din tayo doon sa kalagayan yun. Pero ako'y naniniwala, hindi po tayo magpapaka-ipokrito, na tuwing makakagawa tayo ng kamalian o kasalanan, ay lumalapit tayo sa Panginoon at humihingi tayo ng ano po. Bukod sa humihingi tayo ng tawad, ay humihingi tayo ng lakas para po hanggat maaari ang mga susunod na panahon ay hindi na natin magawa yung mga bagay na yun. Pero mga kapatid, again, hindi ko kayo binibigyan ng passport na magkasala. Kung ma-overcome right away, praise the Lord, hallelujah. Pero kung patuloy na nag-i-struggle pa rin tayo, mga kapatid, basta huwag tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Pero labanan po natin, mga kapatid, para naman dumating na talaga yung panahon na ma-overcome na natin kung ano man yung mga nagpapahirap sa ating buhay. Ha, mga kapatid? Kaya habang may pagkakataon na binibigay ang Panginoon, hala, lumapit po tayo sa Kanya. Huwag po tayong tumakbo, papalayo. Ano po? Huwag po. Tandaan nyo, muli kong papaalala nung magkasala si Eva at Adan, bagamat alam niya kung nasaan sila, pero talagang siya pa rin ang gumawa ng unang hakbang para muling magkaroon ng anong ugnayan ang Diyos na sakdal sa taong nilikha niya rin naman sanang sakdal pero nagkasala. Siya ang gumawa ng hakbang at nangako pa siya na may gagawin siyang inordinang kaparaanan para ang tao o ang sangkatauhan ay maiahon
sa karimarimarim na kinasadla ka nito, which is wala nga pong iba kundi ang kasalanan. At yun nga po, alam na natin kung anong ibinunga ng pagkakasala ng ating unang mga magulang. At eto tayo ngayon, eh damay-damay na, pero kung papaanong kinaawaan ng Diyos si Eva't Adan noon, ay ganun din kinaawaan tayo at binibigyan tayo ng Diyos ng kanyang biyaya. Kaya mga kapatid, samantalahin natin ito. No? Samantalahin natin ito. Nararanasan mo yan? Nararanasan mo po ba ngayon yan, kapatid? Tingin ko naman, oo. Ha? Hindi lang tayo magpapaka-ipokrito, ulitin ko lang po. Sa tingin ko naman, after natin makilala ang katotohanan, malamang nakagawa pa rin tayo ng kasalanan at kamalian. Tama po ba? Pero purihin ng Panginoon dahil sa kabila na tayo nakakagawa ng mga kasalanan, at uulitin ko, hindi ko kayo sinasabihang magkasala kayo, hindi ho, hanggat maari, di ba? Yun nga ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 1, mumunti kong mga anak, sinusulatan ko kayo, hanggat maari, ano ang sabi? Upang kayo'y huwag magkasala. Yun po ang ano po, yun po ang ideal ng Diyos para sa kanyang mga anak. Na ano po? Na hindi magkasala. Subalit kung ang sino man, pero nakikita rin ng Diyos, na malamang sa malamang ang kanyang mga anak ay hindi overnight na mapananagumpayan ang kanilang mga kahinaan. At malamang isa kayo doon, mga kapatid, wala pong masama, aamin tayo lalo sa Panginoon. Huwag na sa iyong ano, huwag na sa iyong best friend. Kasi baka pati best friend mo, pagdating ng panahon, mag-away kayo, magiging chismis pa ang buhay mo sa kanya. Ha? Mga kapatid, kung pwede, ha, para makasiguro ka, suluhin mo at ang Panginoon ang siyang mas nakakaalam. Kayo ng Panginoon, sa kanya mo ibuhos lahat, mga kapatid. Pero hindi ko naman sinasabi na wala kang pagkatiwalaan. Kaya lang, may mga taong sa halip na tulungan ka, chinichismis ka pa, di po ba, mga kapatid? Sa halip na ipag-pray ka sa iyong pinagkatiwalang lihim sa kanya at matulungan ka na may pag-pray ka, chinismis ka pa. Kaya nako, delikado, no? Delikado talaga. Kaya pinapayuhan ko, mga kapatid, mas maganda na sariliin niyo. Pero kung lubos naman ang tiwala niyo sa kaibigan niyo, why not? Kasi hindi naman lahat ng tao'y chismosa-chismosa, di po ba, mga kapatid? Sige lang, pero mas maganda talaga na pangunahing ialay mo ito. Sa Diyos mo ito sabihin. Sa Diyos mo ito ihingi ng tulong. Ha, mga kapatid? Sa Diyos mo ito ihingi ng tulong. At sigurado, pag sa kanya natin ito ihingi ng tulong, ano nga ang sabi? Pag tayo na may nangumpisal, pag tayo na may humingi ng tawad, sabi naman ng Panginoon, siya'y ano po? Tapat. Ha? Siya'y tapat. No? Kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos, siya'y tapat na tayo patatawarin. At hindi lang tayo patatawarin, kundi lilinisin pa tayo sa lahat ng ating kalikuan. Ha, mga kapatid? So, ang tanong, nararanasan niyo ba sa inyong buhay ngayon ang biyaya at kaawaan ng Panginoon? Ako po, umaamin po ako, sobrang nararanasan po yan. Inaamin ko po sa harapan ng Panginoon, alam niya, ay hindi ako pwedeng magpaka-ipokrito, ewan ko po sa inyo. Ha? Pwedeng magpaka-ipokrito, alam niya na patuloy pa tayong may mga pinaglalabanan. I for one, ewan ko po sa inyo, hindi ko na kayo dadamay kung ayaw niyo po. No? Pero kayo at ang Panginoon ang mag-usap. Dahil diyan, hindi ka pwedeng magpaka-plastic. Ano po? Wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. At purihin ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Dahil sa kabila ng ating katigasan, sa kabila ng ating pagiging suwail, sa kabila ng ating pagiging sutil, nandyan, hinahanap niya tayo. Nandyan patuloy niyang iniaalok ang kanyang awa at biyaya. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, manumbalik tayo sa Panginoon. Ha, mga kapatid? Manumbalik tayo. Ihingi natin ang tawad kung ano man ang dapat ihingi ng tawad. At humingi tayo ng ano po? Humingi tayo ng lakas para mapanagumpayan ang anumang mga kahinaan na nagpapasakit sa ating mga buhay. O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, hindi ko na kinakailangang i-elaborate kung ano-ano pa yan. Alam kong nuggets nyo na. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat muli na naman tayong binigyan ng isang napakagandang aralin. Hindi lang basta aralin, kundi pag-asa, mga kapatid, pag-asa. Na sa kabila ng ano po, na sa kabila na ang tao ay mas pinili na paniwalaan ang kasinungalingan ng kaaway. Ayan, nagkawindang-windang, ano po, nagkawindang-windang, pero sa kabila, nang ibinunga ng kasalanan,
ay nandyan ang Diyos, binigyan pa rin ang sangkatauhan ng pag-asa. Kaya mga kapatid, kapit tayo sa kanyang ano po, sa kanyang mga pangako. Ha? Pasasaan ba na kung hindi po tayo bibitaw? Ha? Pasasaan ba kung hindi tayo bibitaw? Eh talaga man ding ma-overcome na rin po natin ang lahat. Ha mga kapatid? Oh, ayan! Maraming salamat po sa mahigit 90. Ayan po, umabot po tayo ng 91. Ngayon po 89. Kaya habang kayo po ay nandyan pa, ako po ay muling makikiusap na sana po ay follow at i-like nyo po. Ang hindi pa nakaka-follow dyan ho, sa ating Facebook page, i-follow at i-like nyo po ang ating Facebook page sa Paglapit kay Kristo. At, excuse me po, at sa mga hindi pa rin po nakaka-subscribe sa YouTube channel natin, ay pakisubscribe na rin po ang ating YouTube channel, Paglapit kay Kristo po yan. I-hit nyo rin po yung notification bell o yung kampana doon para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang mga pag-aaral. Ano po? So, eto na po. Hoping na makita ko ang inyong mga prayer requests, lalong-lalo na ngayon po, wala na naman po akong nakikitang comment dito sa harapan, kaya sige po ay atin pong titingnan na lang itong kung ano man ipapakita dito po sa ating monitor ngayon. Okay? So, sino-sino kaya? Sensya nyo na po. Alam nyo, talagang nagkaka-problema pa rin po tayo ngayon dito sa ating internet. Dala-dalawa, kaya lang nga po napatungan ng dalawang ano, no? Kaya hindi basta ayan. So, data po itong ginagamit nga natin dito. Mas malakas pa yung data, no? So, sikapin ko pong mabasa ang inyong mga comment. Oy, may watch party pa rin po tayo. So, sino-sino kaya ito? Ayan. Ayan po, mga kapatid, no? Blink ng blink, hindi pa pinapakita yung mga comment nyo. O, eto na. So, Amelia Gatdula. Maraming salamat po, kapatid na Amelia Gatdula. Bonjour, Dicia Arnaiz, Elsie Villones, Ruth Co. Caballero, maraming salamat po sa inyo. Sister Nida Manalang, dyan po ito sa Natividad Guagua, Pampanga. Irene Gaputan Egas Manuel, at si Sister Angelina Robe Bautista Robes, maraming salamat din po sa inyo. At Sister Ruth, of course, nanunood siya sa Kainta. Kuya Lercy, maraming salamat po sa inyo. Chriselle Sido Bakuba, at si Anay Angelina Bautista Robes, sabi niya, opo, tunay ang Panginoon may pagpatawad, mapagbigay. Okay, so titingnan po natin dito sa ating, ayan, oh, sino-sino, ayan, Rose, Rosalinda, Ninang Linda Cambi ito, maraming salamat po. Ganon din kay Kuya Monching Canlas ng Kampugo, Hain, Nueva Ecija, at ang aking kapatid Dave Thompson, Mel, kumusta, aking tatlong pamangkin, David Rose, at Divine Rose at Diana Rose. Maraming salamat sa inyo. I love you guys. Ha? Ingat kayo. At si Ate Mila Babida Garcia. God bless you more, kapatid. Aisel Makutsyon. At maraming salamat po sa inyo. Sister Janet Lucas. At si Manuel Francisco Nascimento Neto. Thank you. God bless you always from Brazil. Thank you so much, kapatid. No? Filipino ka po ba sa bagay? Oh, malamang kasi na Tagalog po tayo na intindi ating program. Maririna Kunbanwa. Kunbanwa, God bless Paglapit kay Kristo Ministry. Oh, eto na. Kay si Sir Maririna, Japan ito. Oh, dito muna tayo uli sa pinakataas pa baba. Unahin natin ang Chiba, sila Sister She Villases Ricanya, Sister Girlie Otsoka, Ate Lynette Kasoya, Mamay Puruta, Jimenez Sisters, ha? Diyan po sa Chiba. Of course, susunod niyan Tokyo, andyan sila Sister Annabel Matsumoto, Christina Tinay Masi, Teresa Tuoyama, M. Perez Yamano, Sister Marites Hermosora, patuloy kang pagpalain ng Panginoon, kapit lang sa kanya ha, kapatid, ang aking magandang kumari Crisanta de Vera, at dito sa Kikugawa, ang mga sujim at mga patira nating puro Bisaya dyan. Ganon din, Bisaya din dito sa Karyas, mga nakano naman na nandyan. At dito naman po, sa Osaka ay si Brother Nathaniel Hinerao. At mawawala ba ang ating Team Nagoya, ang Tita Grace Takagi, I love you. Keep safe ang iyong health, alagaan po ha, lalo't nag-iisa ka. At ganon din, kay Wonder Woman, ang ating programa, si Sir Susan Wonder Woman Garulacan. At of course, sa mag-asawang Kenneth at Army Villesa,
kay Ate Joy Joy Kitahara, Sister Bang Bourbon, ano po, isang manakasang kunbanwa, tomo, arigato sa inyo dyan, ha? Sa Japan. Oh, wala na akong nakalimutan dyan. Sa panguna mo, Sister Maririna. Joel Manuel Lucero, maraming maraming salamat din po sa inyo. Beth Villarreal, thank you so much. At ganun din sa mag-asawang Grace Ann at tukayong Richard Zamora, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pag-share ng ating program. Jennifer Martinez, praise God, Brother Richard, ang bait talaga ng Panginoon. Of course, wala nang duda dyan. Kung hindi mabait, na po, una pa lang, tiniris na. Di ba? Una pa lang, tiniris na. Pero ayun, no? Binigyan pa rin ng pag-asa ang tao. At si Ate Badet, ngayon kami lang biling, amen. Ramdam na ramdam po natin ang awa ng Panginoon at biyayang pinagkaloob sa atin. Patuloy lang po tayong lumapit sa Panginoon. Keep on praying po. Tama, Ate Badet. Muhi kami lang biling. Maria Teresa Ponce Bagro, maraming maraming salamat sa iyo. At ang aking inaanak, Argelen Cuedro, ang ninong, nakapwesto na po ako sa Kalapan. God bless sa inyo. Salamat sa prayer. So, ayan. Purihin ng Panginoon, anak, ha? Basta magkikita rin tayo dyan pagka pinaintulot na ng Panginoon na mag-normalize na uli ang sitwasyon, makakapangaral, talagang pupunta ako sa Mindoro. And if God's will, may crusade nang nakatalaga dyan sa December. Hari nawa ay okay na para wala nang maging hadlang, ha? Pansamantala, keep safe dyan, anak. Salamat din sa pag-share. Ganon din po kay Sister Cecilia Baal na nanunood at nag-share. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sister Annalisa Rodota ng Malolos. Sabi niya, good evening mga kapatid. Isama po ang ating prayers. Ang nangyayari sa ating bansa at ACQ na naman. Oo nga po. Eh, talagang ganun, no? Ate Annalisa Rodota. Sayer Linjoy, listening and learning, praise God. Maraming salamat po, Sister Sayer Linjoy, ang pingkanunay kamuliha. Okay, Gemma Seriritan Kibite, maraming salamat. God is good and all the time, God is good, kapatid. At si Brother Rodel Magno Amansik, magandang gabi rin sa iyo at kay Mami Julie at sa buong family, Brother Rodel, patuloy niyong maranasan ang pagpapala ng Panginoon. Sir Vicky Abilino Roy, maraming maraming salamat. Ann Arciaga, maraming maraming salamat din po, lalong-lalo na sa inyong pag-share. Okay. So, si Brother Killer, magandang gabi po, Brother Richard, at sa mga kapatid. Sumusubaybay sa programa mo ngayong gabi. God bless us all. Watching from Quezon City, maraming salamat, Brother Killer. Perida Katakutan Dairit, maraming salamat sa iyo, kapatid. At si Ate Jobs Medina de la Torre, na late daw po siya. Okay lang, Ate Jobs, reply nyo na lang. Team Canada ito, batiin ko na po si Ate Imelda Nukum, dyan din po sa Canada. Patuloy ang pagpalain ng Panginoon. Ano po? Josephine Pascual Cabrera, magandang gabi rin po sa inyo. Sister Sara La Chica ng Sapang Palay. Eddie Arukan Garduque, maraming maraming salamat sa inyo, kapatid. At si Tugang na si Denyo Jeruel, hindi lang nanunood, nagsishare pa. Diyos mabalos tabi, Tugang na si Denyo Jeruel. Gerald Thomas, Greg Karunan, shout out Brother Richard. Ayan na po, Brother Greg Karunan, ha? Salamat sa pag-share. Ha? Ang mag-asawang Papa Gerald at Mama Mira Castillo kasama ng kanilang dalawang anak na early teens pa lang ay napapakinabangan na rin sa gawain ng Panginoon si Grant Mabry at si Gerald Jr. Ha? Diyan yan po sa Villasis, Pangasinan. Rosemary Lynn Raga, good evening Evangelist Richard Thompson. God bless your ministry. God bless you more, Sister Rosemary Lynn Raga. Eto, Tatay Ben at Nanay Lita Bermejo, magandang umaga po sa inyong kinalalagyan dyan po sa Arkansas. Amerika ito, nabati natin ang Japan, isa-isahin natin ang viewers natin sa Amerika na nanonood kahit na hindi man live, replay, pinanonood nila ang ating programa. Sa New Hampshire, nandun ang kapatid at mag-asawang Dexter Mar at Sister Net Tamayo at ang kanilang dalawang angel, si Ezekiel at si Baby Isaiah. Sumunod ay wala iba kundi mag-asawang Bong at Christine Ikban and family. Sumunod naman ang aking Ma'am Shinene at ang aking Papa Rick Dichoso. Sa mga hindi pa nakakakilala, kay Papa Rick at kay Ma'am Shinene, sila po yung naging sponsor kagaya nitong ating suot-suot ngayon na pakagandang, sure ako maganda. Ha? Maganda talaga. Itong ating mga polo shirt, itong mga ating short sleeve. Okay? Maging yung mga long sleeve din na
ang pinapadala. Kaya yan, Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso and family, I love you ha. Keep safe kayo dyan sa California. At mawawala ba ang Ate Pe at Kuya Bert dyan din sa California? Kuya Bert, sana po mag-normal na yung biyahe talaga, no? Para sa June, yung balak natin, magkita na kung tayo. Ingat kayo dyan, ha? Oh, of course, hindi rin mawawala ang Ninang Nani at Ninong Silas Medinilla. Mga individuals na binabati natin dyan, Tita Luz Minda Sabio San Jose, Brother Mike Mindak at Kuya Prox Hernandez. So, think wala na akong nakalimutan, lalong-lalo na dyan sa mga mag-aasawang binabati ko sa Amerika. Sa pangunguna mo, Tatay Ben at Nanay Lita Bermejo. Okay po. Sister MJ Pablo, o balik tayo sa local. Sa Bulacan naman, maraming salamat. Sister Lucy Dungo de Guzman, maraming salamat din po sa inyo. Lorna Baudin Garcia, Sister Elsie Villones, Sister Marie Leia Rinen, kapatid na Marie Leia Rinen, kumusta na po kayo? At Sister Lucy Junio, magandang gabi po Brother Richard at sa lahat. Magandang gabi rin po at patuloy ang pagpalain ng Panginoon. Share din at nanonood. Good evening Brother Richard Thompson. Sabi yan po ni Sister Jessica Balite Bitin. Maraming salamat Sister Jessica. Karina Joshua Amanda, hindi lang nanonood, nag-share pa. Maraming salamat Sister Karina. At si kapatid na Luna, I'm sis. Ah, Sister Luna. Good evening Brother Richard. God bless you more sis Luna. Okay. Sister Bang, kahit na late ka, nabati na kita. Sister Bang Bourbon, isa muling malakas ang kundalwato mo. Arigato sa iyo dyan. At Sister Marilu Abillaneda ng Kilada, hindi lang nanonood, nag-share din po siya. Si Brother Kim Ducor, na alam ko nasa Japan pa yata ngayon. Kaya kundalwato mo, arigato sa iyo, Brother Kim Ducor. By the way, sa Amerika pala sila, Sister Yuri, kapatid po ni ano, ni Ate Prese, Esmas, Abila, Uri nga ba? Abila, na kapatid ni Ate Presi, Esmas naman ng Louisiana, Laguna. O, ayan ha. O. Sino pa ito? Loretta Mergal, maraming salamat po. Si Sir Ning Beltran, Mercy Lulo Pantino, maraming salamat si Sir Mercy Lulo Pantino. At sino pa to? Oy, Just Jane. O, ito yung sa Paris, France. Eh, when it comes to Paris, France, batiin na po natin yung ating mga kasamahan dyan. O, si Sister Lucy. O, ayan na, Sister Jane. Pabati kay Sister Lucy. Kay Sister Risa. Okay, pagkatapos, of course, sa iyong minamahal na mother-in-law at sister-in-law. Kay Sister Sharon at kay Mami Lisa. Of course, kina Brother Boyet Sabio at ganun din kina Elder Galang. At sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Paris, France. Ano po? Maraming salamat sa pangunguna mo, Sister Jane. Ha? Mar Aplaon, maraming salamat sa iyo, kapatid, sa pag-share mo ng ating program. At ganun din, sino pa ito? Sir Annalie Pitalcuri Manipol, si Sir Maricel Pascua ng Team Singapore. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Si Brother Jesse Vergonio, maraming salamat. At si Ate Leia Magbuo, speaking of Ate Leia, of course, nanonood ang Kuya Ben Ami. Kuya Ben Ami, I love you ha. Eh, sa muling pagkikita, mahigpit na naman eh. Sa muling pagkikita, basta keep safe Kuya Ami, batiin ko na rin si Bunok at si Denden. Ha? Oh, Brother Ronnie Shador, kay Esther Lazaro. Mga kapatid, ito lang po ang nakikita ko. Tingnan nga po natin sa pagkumikilos ito kung sino-sino pa itong mga nandito. Oy, Sister Erjoel Jojo, maraming salamat. Sister Cheryl Labajo na nanonood sa Saudi. Matinalin rin natin dyan sila Brother Luis Azurnet sa Middle East, ano po, sa Oman, Qatar, sila Sister Sara Ferreira Porto, Sister Judith Palomaria sa Jeddah, tapos Sister Nika Shenabaro dyan naman po sa tawag dito, Kuwait. Ha? Maraming salamat po sa inyo. Aika Sasaki, thank you po sa pag-pray kay Baby Sara namin. Okay na po. Ay, praise God. Purihin ng Panginoon at okay na siya. Nelson Galang. Oy, Brother Nelson. Elder Galang. Ano po? Yan nga, sa Paris, France. Hindi ako nagkakamali. Tama po, Brother Nelson. Ano? So, kumusta po kayong lahat dyan? God bless you more, Brother Nelson. Faith Hope Love Rodriguez. Tugang ito. Ang kababayan ito sa Bicol. Si Tugang na Faith Hope Love Rodriguez. So, ngayon po, wala po akong nabasa. Wala na naman po akong nabasa. Dahil walang lumalabas pong comment dyan. Wala po akong nabasa. Ano po? Tawag dito.
mga comment nyo. At malamang iba hindi ko nakikita. Kaya para makasiguro, batiin ko po itong mga nakalista dahil nanonood po ito kahit hindi live nagre-replay. Sa Milan, Italy, nandyan sila Sister Cherry Bloom, Sister Crisa Salan Corrales, sila Sister Belinda Timbol at si Brother Lino Ranoco. Sa Ireland naman ang mag-asawang Kuya John Merce. Ano po? Diyan po sa Ireland. Sa Taiwan, nandyan po sina Sister Wilma Kadaing at Sister Yori Antonio Cañada. At sa Germany, ang ating classmate doon, dalawa, Sister Burden at Sister Vina Bacharo Villa. Okay? At of course, sa Australia, mga kapatid, unahin natin yung konti lang naman sa Israel, ay si Sister Edna Sigal. Nandiyan po ba kayo? Minsan di ko sa'yo nakikita. Basta, batiin ko dahil nagre-reply rin po siya. Sir Edna Sigal, isang malakas na Laila Tum. O magandang gabi po sa inyo dyan sa Israel. Ano po? So, mawawala ba ang Australia? O ang Australia natin, nandiyan sina Brother Abby Andales, Sister Marilu Babatid, Sister Gretchen Magbanwa Abiniel, Sister Delma Baylor Rosario, o ng Brisbane, Queensland, Australia. Marami kami nagpipray sa Sister Delma, ha? Kaya patuloy lang na pumapit sa Panginoon. Tapos yung dalawang Santoses, isang individual na Santos, isang family Santos, alam niyo na po kung sino kayo. Brother Cedric Cruz, maraming salamat din po at sa buong family. O, so Tita Nonata Thompson, I love you Tita, ingatan ang iyong sarili ho, nag-iisa ka dyan. Tita Carmen Brown, maraming salamat po sa inyo. At of course, mawawala ba ang mag-asawang Ate Joylene at Kuya Norman Milarpes and family. Ate Joylene, Kuya Norman, maraming salamat po sa inyo. So Team Australia, nandyan din po si Sir Belen Imperio Carwadin. Ano po? Maraming salamat po sa inyo. At meron pa tayong taga-panood na nalilimutan ko lagi po. Susunod po pag nakita ko ay ililista ko na po talaga. Kasi itong mga binabati ko mostly ay sa ulo lang po natin. So meron pa ba tayong nakalimutan? I think wala na po akong nakalimutan sa mga kaklase natin sa buong mundo. Ano po? So, ayan. Lalong-lalo na yung mga kahit na local at mga taga-ibang bansa. Dito sa local, alam ko, patingin ko na nga kasi sila sa General Santos, sila Brother Jonathan Herda. Okay po. So maraming salamat. Ano po? Brother Jonathan Herda. O sino pa ba? I think wala na rin po. Yung mga lumalabas dito, Gilbert Prias Manlonga. Oy, maraming salamat ha, Brother Gilbert Prias Manlonga. So, ayan. So, wala po akong nakitang prayer request. Okay. So, meron po sa mga nakaraan nakita ko at babalikan ko na lang po ngayon ko po na ilista. Okay? So, let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli po ako nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. At salamat po na muli niyong pinaalala na kung paanong ang tao napawalay sa inyo, subalit patuloy kayong gumagawa ng paraan upang muling lumapit kami sa inyo. Salamat at kayong Diyos na aming nakilala. Diyos na hindi lang maunawain, kundi Diyos na sobrang magmahal at sobrang umunawa. Pero nawa huwag po namin aabusuhin ang inyong pagmamahal at biyaya. Panginoon, sa mga dako kami ng mundo naroon, naway patuloy niyo kami unawain, kalingahin, at gamitin pa rin po kami sa kabila ng mga kahinaan. Tulungan kami na mapanagumpayan ito at magamit pa rin kaming liwanag at asinan sa libutang ito. Kaawaan niyo po kami lahat, Panginoon. Inadalain ko rin po si Brother Arnold at Sister Marites Umpad sa kanilang past recovery, kung ano man ang karamdaman na kanilang kinalalagyan ngayon. Panginoon, ipuin niyo po ang kanilang mga katawang may karamdaman. Patuloy niyo po silang kaawaan. At ganun din po, pinapanalangin ko na Sister Marian Bacalan and family ang kanilang kaligtasan. Minsay po, nawa sila. Patuloy din pong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Si Brother Jemuel Allen na nagdadialisis at Sister Pebby Raya, sa kagalingan ng kanyang karamdaman, Panginoon, kayo ang higit na nakakaalam kung ano ang kanilang mga nararamdaman, hipuin po sila ng inyong mapagpagaling na kamay. Ang aking kumparing Jaime
Brother Jaime Crisologo Sr. at ang kanyang buong pamilya. Nawa, Panginoon, maranasan nila ang inyong pag-iingat. Pagalingin po sila sa kanilang mga karamdaman at patuloy silang gamitin sa paglilingkod sa inyo. O Panginoon, maraming salamat at kayo nariyan. Maraming salamat kayong Diyos na aming nakilala. Ingatan po ang aking mga kapatiran sa buong mundo. Patuloy na patnubayan, patuloy na pagpalain. Huwag pababayaan, Panginoon, sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. At anumang mangyari sa aming buhay, naway patuloy kaming magtapat, patuloy kaming maglingkod sa inyo. Maraming salamat po. Kasiguruhan ng aming dalangin ay pinakinggan pagkat tiniling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Jesus Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. O ayan mga kapatid, titingnan ko po dito, baka meron pang mga humabol dito na wala kanina. O, tingnan ko po, eto lang yung mga lumalabas mga kapatid ha, dyan wala eh. So eto, katapos po ni Sister Faith Hope Love Rodriguez, ay si Brother Ray Galang, at sino pa ito? O, Kerry Martinez Jr., maraming salamat po ha. Sino pa ito? Maribig Pinones. O ayan, Maribig Pinones, maraming salamat po. At ayan, Tita Grace Takagi. O ito po, ano ho? Tita Grace, ayan. Yun na. So, wala na po. O ayan mga kapatid. So, pansamantala, tayo po imuling mag-iwahiwala. Yan po. So, dahil ko pong kinapanukala, katulad lagi niya narinig, kung masusunod, sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Jesucristo, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kung lulubin ng Panginoon hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay malugod ko pong paglilingkuran ang Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesia nito, Seventh-day Adventist Church. Kaya sana lahat po tayo magkaisa sa pagpapanukala, na maging sa hirap o ginhawa, maging sa karamdaman o sa kalusugan, at maging sa buhay kung kinakailangan makaranas tayo ng kamatayan. Ang mahalaga, mga kapatid, pare-pareho tayong magtatalaga ng ating buhay at papanukalain natin na sa buhay at kalusugan, sa hirap man o ginhawa, tayo po ay maglilingkod, magtatapat, mananatili, patuloy na magtitiwala at higit sa lahat, magmamahal sa ating Panginoon. O ayan mga kapatid, pansamantala, mag-iwahiwalay tayo, pero huwag po kayo masyadong malungkot, ano ho? Matend po kayo ng ating devotional bukas, sapagkat kung lulubin ng Panginoon, dalawang araw na naman tayong walang devotional, ano po, yung Sabado at Linggo. Ang lulubin ng Panginoon, sana'y makasama ko kayo bukas ng gabi, ay bukas ng umaga, alas 6 dito po sa Pilipinas. O, ang oras niya. Ang tabayanan niyo po, samantala, paalam, pero lagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero masigit po nating tatandaan na tayo po lahat ay masigit na minamahal ng ating Panginoon. O ayan, bye-bye po na mga kapatid! Love you! God bless!